Okay, this is Brother Mitch, and we just laid down here to take a little break. No, it has to stay sideways. Okay. And then we were resting, and then we opened our eyes, and all of a sudden there was Maraming Tao here. So we're going to tell a little story today. Are you ready? Okay. The story is from the Bible. It's a story about a man that was looking for a beautiful pearl. Ito ang kwento na isang lalaki na naghahanap ng isang perla. So he went from market to market to market to market looking for the perfect pearl. So nag-uusoy o naghahanap imawit ng sa palengke, bawat palengke, inausoy ang nanaid na isang perla. When he got to the final palengke, he finally found the perfect pearl. So nagabuti man nung nakarating siya dun sa pinakalas na palengke, nakita niya na yung hinahanap niya na perlas. And when he seen it there on the table, the man would not even let him touch it because it was so valuable. So nakita niya ito sa isang lamesa. Masyadong mahal tong perlas na to. So he said, wow, how much is it, Makano? How much? So itong laki, wow, tipila. And the man says, it's extremely expensive, sir. I don't think you can afford it. Sambal tong tendero, mahal, sobrang mahal. And he says, well, how much? Sambal tong laki, hay, pero tipila. And the man said, it'll cost you everything you have. Sambal tong tendero, nang tanan nga, ingway ikaw, hay, kailangan mo ipagbakal para sa all of your money. Tanan niya mong parta. All of your house. Tanan niya mong your family. Balay, mong pamilya. Your property. Mong kari-arian. Your education. Mong pag-aaral. You're gonna have to sell everything in order to have this pearl. Kailangan mong ibenta ang tanan na imong pag-aari para mabakal ni mo yung perlas. And so the man says, so ang baltong laki ay, okay, please save it for me. Okay, kailangan balikan na tong perlas nga to. So he went all the way home. So umulimaw. And umuwi siya. He sold everything he had. So pinagbenta na ng tanan nga anang ari-arian. Even his family, he had to leave, get rid of his family. So miskin anang pamilya ay kailangan na ng bayaan para baklon lang to. And then he came back to the vendor again and says, okay, I'm ready. So bumalik imo ito sa tendero ag ready handaron ni mga baklon tong perla. So he opened up all of his pockets and he gave all of his money to the man, which represented all of his life. So binuksan na ang mga bulsa aging ging tao, binigay na na ito sa tendero. Everything he had. Tanan nga ingoy mao. And the man gave him the pearl. And he goes, wow, this pearl is so valuable. Wow, sobrang mahal yung perlas na yan. I gave my whole life for this. Intao ko ang buong buhay ko para dyan. Well, the Bible, goes on to say that Jesus is like the pearl of great price. So sa Biblia sinasabi na si Jesus ay parang ganun kagaya sa perlas. That to have him, we must give him everything. Para magkaroon kita et relasyon sa ana, para magkaroon kita et Jesus sa atong buhay, kailangan nato itao ang tanan, ibigay ang lahat. Because he's so valuable. Dahil napakahalaga imaw. His name is above every name. Anong pangalan ay masyadong mataas sa tanan nga pangaran. He created the universe. Imaw ang nag-ubra et buong mundo. And he's coming back someday. At babalik siya balang araw. So to experience him, you have to give him everything. Para maranasan o ma-experience mo si Jesus, kailangan mong itao, ibigay ang lahat. 26 years ago, I gave Jesus my life. Nakalipas na 26 na tuig na taon, tinaunahan na ang buhay kay Jesus. And he changed me. At binago ni Jesus ang buhay. Like these ladies also. Katulad sa among buhay, ma'am. And so now we travel into all of the world preaching to everybody. Ngayon naglalakbay kami sa lahat sa buong mundo para ipahayag ang salita ng Diyos. Because he is still available.
dahil siya ay nandyan para sa atin. Siya ay buhay pa. Siya ay buhay. And ang Gabi ay natuturo, kung magsisi kayo at maglingkod sa kanya at sumunod ka sa kanya at nanalig sa kanya, kahit pwede maging bagong buhay din. Pwede tatanggap bagong buhay din. Ang Biblia ay nagtuturo, kaya ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkitao, siya ay bago na. So kung maging tunay follower of Jesus sa kanya, ang buhay mo ay magbago talaga. And you'll become masaya! You'll want to tell everybody! And so, lumalakad kami sa buong Panay. 550 kilometers in isang buwan. Talking and preaching to everybody. And everybody gets these. About 1,000 a day. Araw-araw, isang libong mahigit. Every day. So, read it and go. And maglingkod ang lahat ng mga ito, ha? Kung meron ka bang Biblia, basahin. Kung walang Biblia, magkuha one someday, somehow, somewhere, someplace. Yeah? So, grabe, magsisi kayo at maglingkod sa kanya. Siya ay babalik someday. Kailangan maging ready. Gotta be ready. Ready! Okay, so salamat for listening.